Hello, Crowellas! Mabuhay! This is Geisel Ortega and this is my latest news and update sa mundo ng pageantry. Hey! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? This is the latest news and update sa mundo ng pageantry. Siyempre, unahin muna natin dito sa mga hindi masyadong bongga ang pageant. Puntahan lang natin ang Miss Echo Teen International. At siyempre, nag-umpisa na ang kanilang pa-voting sa Miss Popular Vote. At talaga lang namang pack. Nilabas na nila sa kanilang Instagram at saka sa kanilang Facebook page ang top 5 so far. Ngayon, sa nangunguna sa butuhan at congratulations. Maraming salamat sa support ng mga Pinoy. Kasi number 1 dito si Philippines Raven Doctors. Siyempre support natin ang ating ang bait-bait na bata ni si Miss Raven Doctors. Second si Spain. Third si USA. Fourth si Netherlands. At fifth si India. So keep on voting na lang tayo dito sa Miss Echo Teen. Punta kayo doon sa Miss Echo Teen page at saka malalaman ninyo kung paano bumoto. Nandun naman lahat ng instruction. At syempre ang Miss Earth nag-arrive na. Diba? Miss Earth Fever tayo nito ng bonggang-bongga. Nag-arrive na sa Pilipinas si Miss Earth Italy, si Miss Earth Australia at saka si Miss Earth Cabo Verde ng bonggang-bongga. Tapos meron din silang best appearance voting. Online voting. Wala po itong bayad ha. Baka naman maisipin ninyo. Wala pong voting lang ito. Best appearance ng bonggang-bongga. At nilabas nila ang kanila. Naglabas kasi sila by continental. Oceania, Asia and Oceania, Europe, North America, South America, Africa, and whatsoever. Ayan. So naglabas na sila at eto na, overall na to ha guys sa Miss Popular Boost at matatapos ang botohan October 20 pa 9 PM. So habol na para iboto kasi si Philippines nangunguli lahat ng bonggang-bongga. Naglabas ang Miss Earth ng kanilang top 3 sa best in appearance. Kumbaga, parang people's choice yung ano na to. People's choice at nag number 1 nga dito si Miss USA, obviously, 'di ba? At second ito si England and third si Puerto Rico. So congratulations sa Miss Earth na nagdatingan at sa mga susunod na nga araw, magdadatingan na yung mga candidates. Tatlo pa lang dumating sa Pilipinas. So, congratulations na bongga-bongga. At ngayon punta naman tayo dito. Ang pageant ay bukas na. I'm so excited. Miss Aura 2024. Another botohan. Grabe. Boto natin si Isabel de los Santos ng bonggang-bongga para makasecure niya ang top 11. Finally, sa Miss Aura International. Siyempre, kailangan din natin i-supportahan si Miss Isabel de los Santos para sure na makapasok siya sa top 11. Kasi top 10, tapos plus People's Choice Award. So, or kaya para secure na talaga siya sa top 10, para maka-aura siya sa evening gown. So, sa kanyang performance, okay naman. So, pero hindi yung siya ang pinakakabog doon sa competition sa Miss Aura. So, tingnan natin kung aabot pa siya sa dulo ng walang hanggan. So, tiwala lang sa kandidata natin at suportahan natin ng bonggang-bongga. Ngayon, syempre, bago tayo pumunta doon sa Miss Grand International News and Updates. Dito muna tayo sa Miss Globe. Kilala naman yung siguro ninyo. Ang fourth runner-up na nanalo sa Miss Globe ay si Miss Vietnam. Third runner-up si Miss Germany. Second runner-up si Miss Philippines. First runner-up si Miss Thailand. And the new Miss Globe 2024 ay si Colombia. At punta na tayo sa main event natin. Main event kasi malapit na ito. Naglabas na ang Miss Grand International ng kanilang top 10 sa best in swimsuit. Top 10 best in swimsuit by voting. Sa botohan to. Hindi pa naglalabas ang Miss Grand International ng kanilang top 10 by judges choice, pero top 10 muna sa vote. Ito ang number 10. Ito ang top 10
Number 1 si Myanmar, number 2 si Indonesia, number 3 si Thailand, number 4 si Paraguay, number 5 si Vietnam. So, apat na Southeast Asian nation, tapos isang Latina, which is si Paraguay na very beautiful, pumasok siya sa botohan dito sa Best in Swimsuit. Number 6 dito si Philippines, si CJ Opiasa. Si Peru, number 7. Number 8 si Guatemala. Number 9 si Mexico. And number 10 si Colombia. So, ayan guys, yung top 10 sa Best in Swimsuit sa voting. Ayan, di pa, antayin na lang natin sa mga susunod na mga oras or mga araw kung sino ang top 10 naman sa mga judges choice ng bonggang-bongga. And mamayang gabi na The Grand Voice. Oh, di ba? I'm so excited sa The Grand Voice competition kasi pasok sa banga ang ating pambato, which is Miss CJ Opiasa. Abangan natin yan, guys, ha. Abangan natin ng bonggang-bongga 7 PM sa TikTok. I think magpapalive ako. Tingnan natin. Maghahanap ako sa online kung sino may palive sa YouTube at saka sa Instagram or kaya sa Facebook. Pero may TikTok account naman ako pero hindi nga lang nakapalo sa Miss Grad. Nakakaloka. Top 15 dapat to. Kaya lang mukhang nag-back out si Miss Grad ano ba tawag dito? Hong Kong. Ay, maganda naman yung boses ito. Magaling nga siya magpiano. Bakit kayo nag-back out? Bakit wala siya sa listahan? Top 40 na lang. Top 40 na to ay si UK, Nigeria, the Netherlands, Norway, Greenland, Trinidad and Tobago, USA, France, Kosovo, Vietnam, Malaysia, Canada, Venezuela, and the Philippines. Sila ang top 40 na pumasok sa The Grand Voice. Abangan natin yan kung makakapasok pa ba si CJ sa susunod na round. Round 2 pa lang ito mamaya. So, abangan natin kung sino talaga kakabog. Tapos bukas na madaling araw, live reaction video sa Miss Globe ng bonggang-bongga. Kung ay Miss Globe, ano ba yan? Miss Aura International pala, 2024. Pasensya na. Ayan guys, ang ating latest news and update sa mundo ng pageantry. Maraming salamat sa inyo at sana ay nakatutok lagi kayo sa aking mga vlogs and mga news and update. Up next sa aking vlog ay ang the second edition ng Miss Grad International Blind Items. Oh, I'm so happy talaga sa nangyari kasi nga yung aking blind items na part 1 ay kumabog. Kaya abangan ninyo ang aking blind items part 2. Oh, hindi na ninyo mahuhulaan yun. Ala kayo. By the way guys, this has been Gazelle Ortega. Maraming po salamat. Bye!